Oh, Eddie, gusto mong mag-YouTube. Kaso lang, hindi mo alam paano sisimulan. O baka naman, nahihiya ka lang. O siguro, kaya ayaw mo magsimula kasi wala kang gamit. Well, ako din ganun eh. So please stay tuned and we're going to talk more about it. Okay? What is up guys? Nandito na naman po at muling nagbabalik ang inyong nag-iisang kautotang bida. It's me, MIDGE, for another video. Sa panahon ngayon, ang dami talagang tao na gustong sumabak sa larangan ng pag-YouTube or yung tinatawag natin na vlogging. Okay? And nowadays, alam naman natin na mas maraming tao na cellphone is life and internet or wifi is lifer. Lifer. So, kung meron kang cellphone, napakabilis na ngayong gumawa ng mga YouTube videos. Okay? Bakit ko nasabi yan? So, ang first na kailangan mo kasi kapag gumagawa ka ng mga YouTube videos is equipment. Okay? Ngayon, syempre, since meron nga tayong, you know, common na sa atin ngayon ang cellphone na may magandang camera. So, syempre, bago ka maghangad ng mga, you know, yung mga magandang klaseng camera, might as well, subukan mo muna. So, itry mo muna na mag-YouTube gamit ang cellphone mo. Kasi baka mamaya, sige sabihin natin, may pambili ka nga ng magandang gamit. Tapos, all of a sudden, nawala yung interest mo sa paggawa ng video at sa pag-YouTube. So, eventually, nagsayang ka lang ng pera, ng pagod, at mawawalang saysay ang pagbili mo ng magandang camera. Okay? So, yan. Una-una ay equipment. Okay? So, equipment, camera, or kung may wala kang camera, cellphone mo na gamitin mo, okay lang yan. Walang problema ang cellphone. Ang importante, nakakapag-record ng video and audio yung iyong cellphone. I-set up mo lang siya o pumasok ka sa setting ng camera app mo para maayos mo yung setup ng video quality at yung audio quality ng iyong cellphone. Yes, ba? Siyempre, maliban sa cellphone, kailangan meron ka rin mga iba pang kagamitan para, alam mo yun, maging smooth sailing ang iyong paggawa ng video or ang iyong pag-vlog. Lalong-lalo na kung ikaw yung tipo ng vlogger na gusto mong lumalabas at naglalaboy-laboy. Okay? So, kapag outdoor vlogging, okay, kailangan mo talaga ng mga sumusunod na gamit. Kailangan meron kang extra memory card, meron kang extra battery, meron kang Gorilla Pad, at meron ka ding carrying bag o meron kang backpack para at least nandun lahat nakalagay and secured ang mga gamit mo sa iyong pag-vlog. Lagi nating tatandaan na kailangan yung mga gamit natin, kung anong meron tayo, kapag ginagamit natin siya sa content making or sa video making or recording, kailangan nating ingatan, pakaingatan yung mga gamit na meron tayo nang sa ganun, magamit natin siya ng mahaba-habang panahon. Okay? Okay yun? Okay yun? Understood. Very good. Maliban sa equipment, ano pa ang kailangan mong tandaan kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa larangan ng pag-YouTube? Siyempre, andyan yung tinatawag natin na research. Bakit mo kailangan mag-research? Simple lang ang sagot dyan. Kasi sa YouTube, marami silang mga bawal at hindi mo pwedeng gawin. At the same time, sa pag-research din, saan ka matututo ng mga bagay na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay gumagawa ng video at ikaw ay mag-upload na sa iyong channel or sa iyong YouTube channel. Kasi baka mamaya, gumawa ka ng content mo, nagsalpa ka ng music na hindi siya playable sa iyong country because of copyright infringement. So, ang mangyayari, kapag in-upload mo na yung video mo, salita ka ng salita, yung background music mo na maganda, mawawala. Kasi,
i-omit ni YouTube automatically yung audio or yung music na nandoon. So, sayang lang ang iyong effort. Okay? Also, kailangan mo din mag-research. Bakit? Kasi i-research mo yung mga sikat na YouTuber. Nang sa ganun, meron kang pattern at meron kang idea na mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin pagdating sa paggawa ng video. Bisitahin mo yung mga YouTube channel nila. Try mong i-browse kung ano yung mga meron silang videos from the beginning. Kasi dun sa simulang-simula, dun mo malalaman kung paano nagsimula yung mga iniidolo mo. Kung gaano ba sila ka-engeng, di ba? Let's face it, kapag nagsisimula ka pa lang sa larangan ng pag-YouTube, eh, yung unang-unang video mo, mukha ka talagang eng-eng. Dahil parang hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin nung time na yun. But as time passes by na gawa ka ng gawa ng video, eh, nagkakaroon din ng development, eventually, ang iyong mga pinagkagagawa. Dahil ikaw ay napapractice sa paggawa ng mga video. Okay? And isa pa, mas maganda rin gawin, eh, bukod sa i-check mo yung kanilang mga unang-unang video, i-check mo rin yung kanilang naging trending na video para malaman mo kung bakit naging trending ang video na yun. Nang sa ganun, meron kang idea na mga bagay na pwede mong gawin or pwede mong i-adapt na baka sakali, eh, mag-trending din kapag in-upload mo na sa YouTube channel mo. Okay? Meron ka ng gamit, nakapag-research ka na. Ano pa ba ang isang bagay na importante na dapat mong isaalang-alang kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa pag-YouTube? Ang una mong dapat gawin din, eh, you should know, okay? You should know your audience. Kailangan mong malaman at kilalanin kung sino yung mga manonood mo at sino yung mga gustong manood sa'yo. Okay? Paano? Siyempre, hindi naman lahat ng content para sa lahat ng tao. Merong mga content or mga videos na hindi pwede sa bata, hindi pwede sa, di ba? Usually, mga ano yan, yung mga medyo may masiselang salita na hindi pwedeng iparinig sa mga bata. Okay? So, kapag gagawa ka ng content, make sure na aalamin mo muna kung anong mga audience meron ka. Okay? Or pwede mo rin gawin, sadyain mo. Kung ano yung gusto mong audience, yun ang mga video na gawin mo. Nang sa ganun, sila yung mga manonood ng manonood sa'yo. Kung gusto mo ng batang audience, di gumawa ka ng video na pambata. Kung gusto mo ng mga teenager na audience, gagawa ka ng mga video na makaka-relate ang mga teenagers. Okay, so, ayun na nga. Meron ka ng equipment, nakapag-research ka na. Alam mo na ngayon kung ano ang mga audience mo. So, napapanahon na siguro para ipasok natin ang pang-apat, which is yung content. So, syempre, alam mo na yung target audience mo. So, it's time for you to make videos. Okay? May it be travel vlogs o yung kagaya ng ginagawa natin ngayon na tutorial, or actually, this is the studio setup vlogging. Kasi para kang lang nasa studio o nasa bahay ka lang. Or naka-stay put ka lang sa isang lugar. Yan. So, hindi ka umaalis. So, ito yung studio-type vlogging. Travel vlogs, how-to vlogs, mukbang, cooking vlogs, question and answer vlogs, whatsoever vlogs. Nasa saya kung anong klaseng content ang gusto mong gawin na alam mong papatok doon sa mga audience na tinatarget mo. Alrighty? Very good. And finally, itong bagay nito, hinuli ko siya. Talagang sinadya ko siyang ihuli. Bakit? Kasi itong panglima, ito yung tinatawag natin na personal character or yung iyong self-discipline. Okay? So, bakit natin isinama ang personal character o yung characteristic mo bilang tao? Bilang vlogger? Siyempre, importante sa isang content creator na meron kang good character, okay? Or hindi naman lahat ng YouTuber nagpapakita ng good character. Meron iba na parang pinoportray nila that they are quite bad or something like that.
Pero outside the camera or at behind the camera, I mean, mabubuting tao sila. Okay? So parang pinoportray lang nila yung role kapag nasa harap sila ng camera. So ayan, sa personal character, dyan kasi papasok yung klase ng pagkatao mo. Okay? And also, discipline. Kasi marami mga content creator na yun na bigla na lang silang nawawala at malalaman biglang may sakit na dahil hindi nila inaalagaan yung mga sarili nila. Okay? So, ano bang proper way para alagaan ang sarili mo para para continuous ka na makagawa ng videos? Siyempre, isa na dyan yung tamang oras ng tulog. Okay? Although, mahirap siya sundin, lalo na pag ikaw yung tipo ng vlogger na gising 24. So, mahirap siyang sundin. Alam ko yun. Pero, as much as possible, kung kung makakasegue ka ng tulog, okay, gawin mo. Matulog ka ng mabahabang oras. Or, give yourself one day para makapagpahinga ng maayos. At least, marereset yung utak mo, marereset yung sarili mo, yung system mo, marereset siya. And, makakapagpahinga ka ng maayos. At after that, makakapag-isip ka ulit ng mga bagong contents. Okay? Next, proper nutrition. Importante yan syempre pag vlogger ka. Kasi baka mamaya, inapabayaan mo yung sarili mo, nagugutom ka. Meron nga tayong dapat tandaan dyan. Ang sabi nga, you can only produce a good and quality content if your brain has the right nutrient content. Yan ang tinatawag na content bars. So, kailangan mo kumain ng maayos. Okay? And then, kailangan, sa pagdating sa character, kailangan yung iyong interest, yung iyong motivation, at yung iyong passion to create. And again, sabi nga natin, inuulit ko, kailangan laging may matutupunan ang mga viewers mo. Alright? So again, let's just do a very quick recap ng mga bagay na kailangan nating tandaan kapag nagsisimula pa lang tayo na YouTuber or vlogger. Siyempre, una-una, again, equipment. Number two is to do your research. Number three is your audience. You should know your audience. Number four, create your content. And number five, your personal character. Dagdagan natin ng number 6. Yung unang-unang video mo, huwag kang mahiya. I-upload mo. Kasi ako, noong unang gawa ako ng video, nakatitig ako sa video ko. After ko siyang i-edit, nakatitig lang ako ng ganun lang. Parang ganyan. Nakatitig lang ako ganyan. O, ganun. Tapos iniisip ko, i-upload ko ba ito? Hindi. I-upload ko ba ito? Hindi. I-upload ko ba ito? Hindi. Yan. Clinic ko na yung upload. Hindi na-upload ko siya. So yun lang, talagang lalaksan mo lang talaga at kakapalan mo lang yung mukha mo sa pag-upload mo ng iyong first ever video. Yes. So again, that is it for today's video, mga kaututang Vina. And I do hope na nagustuhan nyo at may natutunan kayo kahit papanong aral, lesson. Dito sa ating tutorial video. So things to remember if you are a newbie or a new vlogger. So again, thank you very much for watching, and I do hope you like the video, and until next time, peace out.